We are facing an enemy that cannot be seen. We are facing an opponent where there is no sight at end. We are facing a turmoil not only in the Philippines, but in the entire world. Kagaya ng mga Brazil, thickly populated areas, they are scared of the third wave. Alam mo kasi, ang sekreto lang naman dito, hindi nga sekreto. It's really that the Philippines is not an exception. We are not the favored few under this planet Earth. Ang problema is that there is once in a while in every generation, there's a pandemic, epidemic, national pandemic, and seems to be virulent and ready to take the civilization of mankind by its nose, leading us all to perdition. Ang Pilipinas, kagaya ng mga Brazil and others, pare-pareho ang problema. And in America, the surprises of our times, hindi natin matansya kung ano talaga. Because until now, the industrialized countries, those who have are not ready really to let go of their stocks of vaccine. As I have told you before, my countrymen, isa lang talaga ang katapat dito. Right at the start, I was almost melodramatic about it, and I said that there is a new virus coming from China or discovered from China na hindi nila makontrol. And it was not until after so many months that nag-umpisa na yung mga vaccine lumabas. Kaya nga kulang. Kasi when you say you have at 300 million, it's 100, ano lang yan. Kasi doble ang bakuna eh. So if you need 300 million, add another 300 million. Because of the vaccines, there are two jabs. Dalawang tusukan yan. Ngayon, itong atin dito, wala pa tayong nakuha except for nung nakuha natin sa China. Now, you know exactly what I mean kung sabihin ko nung binigay sa atin ng China. Kindly read my lips. So, mayroon tayong nakuha at may dadating pagkunti-kunti. And to maybe to our sadness, the stocks that are coming in are barely enough to inoculate the health workers. And sila man talaga ang priority. Now, when will we have that stock sufficient
to vaccinate the people? I really do not know. Nobody knows. Kasi may gaya ng Brazil, they're scared of this third wave. Nanonood ako ng CNN, dito ako sa BBC. Kung may reinfection, di patay na. If there's a reinfection, there is no guarantee that anybody would ever be safe with or without the vaccines. So yan ang gusto ipaabot sa mga ating kababayan. May mga iba dyan na ayaw talaga magbakuna, okay na lang yan sa akin. Ang problema kung makahawa ka. The problem is being a bravado, yung hambog. Sabihin mo, ayaw ko kasi hindi naman ako naniwala niyan. If I were to talk to you in the gutter language, sabihin ko sa iyo, putang ina mo, mamatay ka na kung gusto mo 5 beses. Ang problema ang mahawa mo. Ayang ayaw pang mamatay, gusto pang magpasyal sa luneta. Ikaw, kung nagsawa ka na sa buhay, sumubra na yung pera mo o nagkulang yung pera mo, sawa ka na talaga sa buhay na ito, gawin mo yan. Yun ang problema, ang contamination. So everybody must really, kagaya sa Brazil, bakit sila nagaganon? Puro suplado eh. Well, kandarapa tayo dito sa Pilipinas, we were scrambling where to get the vaccine as early as when we constituted the task force. And we were not wanting. I'd like to just disabuse the mind of it, na nagkulang tayo. Wala na kayong tinignan kung hindi yung kagaguhan ninyo. Hindi tayo nagkulang. Right after the WHO advisory, the following day after, basta within 48 hours, we already had the task force ngayon. Ang problema, kung task force sana na may kunan, nandyan yung task force, nandyan yung mga doktor natin, nandyan yung lahat mga bright na Pilipino, pero nung sinabi ko na may task force, ready tayo, and I am imposing the lockdowns here and there, it's because what the medical people say. Abogado naman ako, hindi naman ako doktor. Kung anong sabihin ni Secretary Duque, yan ang susundin ko. Siya yung Secretary of Health. Na ngayon, hintay tayo ng hintay. Itong vaccine na ito ang pinag-usapan natin ganito. Wala sana ito kung merong vaccine available. Iwala. Hanggang ngayon, the word unavailable is nandyan. Unavailable because there are not, there's no sufficient supply to inoculate the world. Matagal pa to. Sabihin ko sa iyo, marami pang mamamatay dito. Hindi ko lang maturo kung sino. Yeah, for those people who wants me dead, magdasal kayo ng gusto. As for a COVID race to the 10th power, ang pagdasalin nyo. Kasi itong buhay naman, patsambahan lang eh. It's either ngayon ka, bukas ako, ngayon ako, bukas ka. Ganon lang ang laro dyan. No amount of curses
no amount of epithets, yung pang ano mo, mga pagmumura mo, will save you. Whether you like it or not, the day will come when you shall have died. But in the meantime, itong quandary natin dito, nag-aaway-aaway tayo dito, there is really no problem. Huwag na yung masyadong ano, yung mga lack of material resources, for example, the beds. Ano, nandyan yan. And we can make a go for as many as kailangan. You look, I can even use the power of the police, power of the state. Why no, no what? I can order the authorities to take over the operations of hotels kung wala na talagang mga kama. Ano. Madali yan. Hindi talaga problema yan. Kung may presidente ka na may utok, kung walang utok, pasensya. I am not without power. You, when we are pushed to the wall, either by the microbe itself or by internal, I can always order the military and the police to go there and confiscate the operation of the hotel. And even the medicines, I can go to the wherever warehouse there and yet. But that is not really a what you would call a remedy desired in a democratic state. Pero hindi tayo na walang ano. Ang bakuna talaga, nakatutok tayo kay Secretary Galvez. Yung mga report natin, okay yan. The things that we do to mitigate, not to aggravate, but mitigate and to lessen the impact of the pandemic on our society. Pero kung magsigil lang tayo dito, ano na, hindi na nga ako nagpagkakapagupito. Ano na, ang barbero namin dito sa kampo. Yung kampo dyan sa likod. Dyan ma rin ako nagpapagupit. Eh, nag-lockdown eh. Stay where you are. So, walang movement. So, anyway, let me just, we have a long, long night. Let me just say that, mga kababayan, makinig lang kayo dito because we are preparing everything. Yung infrastructure, yung organization nandiyan na. Araw-araw may kinukontribute tayo kung anong kulang dadagdag tayo. Ngayon kung sabi na walang kama, then I will hear either Secretary Galvez or Secretary Duque. Pag sinabi na we are at a critical condition, there is no space for the doctors or the nurses to move and stay healthy. Then we begin to exercise the police power of the state to sabihin ko sa hotel, Adre, pasensya ka na. Kailangan ko yung hotel mo. Hiraman ko lang. And after that, I will clean it up, speak and span, and I will decontaminate everything there like it's to its former glory. Yan ang ano dyan. So kayo mga kababayan ko, huwag kayong matakot dyan sa ano. Hindi naman tayo talagang walang-wala eh. We are not really at a total loss of what to do. We know what to do. Ang marami lang dito is maraming maingay because maraming maraming marunong. And maybe everybody wants to be heard.
Problem is, there is no time to hear everyone. We do not have that luxury of time. So, sabihin ko sa inyo, ganito, mag-umpisa tayo ngayong gabi. Anong problema? Virus, virus, or what? Microbe. Anong solusyon? Kama, oxygen, and kaya gawin ng tao yan over time. Ano? Ang bakuna. Nasaan ang bakuna? Bakit? Nasaan ba siya kagabi? Naturukan na ba siya? Ganun. Nandyan ang bakuna, hindi sa ating kamay. Sa kamay ng ibang tao. And this will go, I think, before it gets better, we'll have to go to the worst of times. Hindi lang ito ang ano. So, yan. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything, not nothing. Government is trying to get the things to fix all of us. Yung mga bagay ngayon, nandyan pero wala sa ating mga kamay. Anyway, so, nandito man tayo sa, we have to report to the people. Kailangan ho ninyo kami marinig. Ba't sabihin ninyo baka wala ng talagang solusyon ito? Meron ho. Huwag kayong magkala. Itong kaharap ninyo. Huwag na ako. Huwag na ako. Palaos na ako. Yung mga harap na sa panel niya, tingnan niya, bright. Puro bright yan. Puro valedictorian, puro, ano, alam nila anong gawin nila. So, huwag kayong magkala. We choose the right people to run this government. Huwag na ninyo akong isali. Medyo ano na ako, pang dagdag na lang ako. Well, we begin with what we have with us this evening is we have Secretary Duque, then we have Secretary Galvez, then we have the DILG Under Secretary Flores, Senator Bongo. Then on the panel, yung pinakagwapo, I think I'll call him first. I'm a bit worried about really the economy. Then we have Secretary Arthur Tugade. Ano pa bang gusto ninyong bright na tao? Ako na mismo nagsasabi sa inyo, kay classmate ko yan eh. Eh, valedictorian. Secretary de la Peña. FDA Secretary. Dito mahaba rin tayo dito, Padre. Then we have the Chairman Abalos of the MMDA and the Chief of the PNP. We begin our presentation with PowerPoints. Papahuli ko itong nandito sa kwarto. We begin mon itong at this point, how's the economy going? I mean, we lose so many billions a day na hindi makatrabaho yung mga tao. So, kindly tell the people, frankly, truthfully, kung ano ang ginagawa natin at kung ano lang ang maabot natin. Your time. Mon po, Mr. President. Okay. Good evening, Mr. President, Senator Bongo, at ating mga kasama sa IATF. The economy is definitely challenged. Malaki yung pagsubok sa ekonomiya. Yung nararanasan natin ngayon, dahil doon po sa huli nating report mga 3 weeks ago, nireport ko po na sana po ay nagre-recover na. Subalit nagkaroon po tayo ng surge nitong umpisa ng March. At dahil po dito ay tayo ay nag-lockdown ulit ng 2 linggo ng ECQ.
And ito po ay may epekto sa ating ekonomiya. Ang estimate po ng ating mga ekonomista led by NEDA ay halos kulang 1% of the GDP ang tinamaan dito sa dalawang linggo na ECQ. Dahil sa ating desire to balance and reopen a bit the economy to bring back jobs, makamabalikan ng trabaho, ay tayo po ay bumaba, nag-de-escalate to MECQ kung nasaan po tayo ngayon. And that is up to end of the month, end of April. Sa paglipat po sa MECQ, ang estimate po namin sa DTI, kung nawalan tayo ng 1.5 million na trabaho dahil po sa ECQ, nung nag-MECQ tayo, may mga 500,000 po na estimate natin makakabalik sa trabaho. So ganun po ay at least so ma-restore ang kabuhayan ng ating mga kababayan na gusto talaga nating at least hindi magkaroon ng income at hindi po talaga malugmok sa kahirapan at yung mga problema sa kahirapan katulad ng malnutrition at iba pang problema at kagutuman. Yan po, maibsan ho ang kahirapan. So balit nasa MECQ pa rin ho, so it's still a relatively mataas ang restriction natin. Kaya po ang ating ekonomiya ay masasabi nating hindi pa rin ho siya totally maibabalik kung tulad dun sa GCQ or lalo na sa modified GCQ. And I'm talking of NCR plus the four other provinces, yung NCR plus na tinatawag. At pinagsama-sama to ay malaking parte po ng ekonomiya to, about kulang sa kalahati already ng kalahati ng ating total economy. Ngayon po, sa atin po, at least po from the DTI end, alam nyo po, part po tayo ng IATF at lahat po ng ahensya po ninyo, lahat po ng ahensya ng ating pamahalaan ay nagtutulong-tulong, nag-aambag-ambag kung ano ang pwedeng i-contribute dito po sa laban, itong gera laban sa COVID. Meron po akong maikling presentation lang ho. Hindi na ho, mag-update lang ho ako, Mr. President, if you will allow. Next chart, please. So ito po yung, at least from the DTI, we continue to monitor po itong compliance ng ating mga workplaces. Kasama po namin dito ang DOLE, DOT, DILG, DOH, at mga LGU sa pag-monitor ng mga establishmento, mga workplaces, para masigurado na habang nagbubukas tayo ng ekonomiya dahan-dahan, ay sumusunod pa rin sa minimum health protocol or health protocol standards ang ating mga kababayan. Mula ho nung June up to the recent April, may over 25,000 na po tayo na establishmento na monitor. Yung pagsunod sa kanilang prescribed operating capacity, maganda ho ang compliance. Ibig sabihin, sumusunod sila. Pag sinabing 50%, 50% operation lang sila. Pag sinabing 30%, 30% operation. Yung pagsuot properly ng face mask, nagre-range po sa 88% to 100% compliant po. So sa wearing of properly ng face shield, 73% to 91% compliant. Mababa po so far dito sa construction yung pagtanggal ng face shield dahil po ito ay ina-allow naman po na tanggalin ang face shield lalo na kung kailangan mo ng very good visual sa inyong trabaho. Yung no talking and eating in shuttle and shuttle passes, service, and confined areas, dito po mababa at kailangan paitingin ang compliance dito. Yung pagka nagsasama-sama sa kainan, sa pantry, sa canteen, at dapat po pinagbawal na ho natin ngayon yan. Ang ideal po ay kanya-kanya, individual ho. 42 to 82% ang compliance dito, mababa po. Ang ventilation, napakahalaga, lalo na kung ngayong sinasabing may new variant na mas madaling makahawa. So, we encourage really improving the ventilation hanggang maaari nga ho outdoor ang mga activities or bukas ang mga bintana. 83 to 100% po ang compliance dito. And the frequent proper disinfection, 71% to 100%. At yung mga positive and symptomatic, kailangan ma-isolate sila. Dito po, mababa rin ho yung range natin dito, 56%. Hindi ho nahahabol agad ng positive. So dito po kailangan palakasin nga itong contact tracing na ngayon po ay pinalakas dahil may digital
system na tayo of contact tracing na at in-interconnect na po sa mga iba-ibang sistema natin para mabilis ma-contact trace kung sino ang nahawahan, posibleng nahawahan ng isang positive COVID. Kasi ngayon po, ang compliance po dito ay 56%, pero meron ding mas mataas na 100%. At yung physical distancing, nandyan po, 88% to 100%. Next chart, please. Dito po sa monitoring po, Division of Labor, pinaghati-hati na po kung sino magmo-monitor sa mga iba't ibang lugar. Siyempre po ang DOH sa mga medical facilities, hospitals, clinics, ang DOT, Department of Tourism, sa mga DOT enterprises, establishments, tulad po ng mga hotels, restaurants, resorts, ang sa mga manufacturing, mga utilities, dito po ang DOLE, ang mga malls, wet markets, retail stores, yung po nakikita natin sa paligid, yung mga laundry service, car wash, yung maliliit na establishmento, dito po ang mga cities and municipalities, LGUs. At ang DILG po, pagdating po sa government, mga city halls, municipal halls, all other local government unit facilities and buildings, mga police camps, Bureau of Fire Protection, mga barangay halls, and other public establishments. Ang DTI po, lahat po ng mga grocery supermarkets, convenience stores, construction supply hardware, stores, logistics service providers, gyms, barbershops, retail, establishments, service and repair shops. So yan po, naghati-hati ho at may agency nakatuon sino ang mamonitor tulad po nung nireport po natin kanina in terms of compliance. Sa, kasi yan po ang napaka-importante sa ating campaign as we move down to MECQ, the campaign towards PDITR, yung ating po preventive, prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. So lahat po yan ay connect-connect na kailangang mapalakas natin habang tayo ay nag-de-escalate to MECQ and hopefully pag nag-normalize ang numero ay pumaba na uli tayo sa GCQ. Next chart, please. Meron po kayong kautusan tungkol po sa mga ma-encourage yung mga vaccine manufacturers sana magkaroon tayo ng capability. Just like many years ago na meron tayong vaccine capability to manufacture in the country. So sa DTI po, inumpisahan nun natin together with OST at kasama ng ating ibang mga ahensya, FDA, DOH, ang pakikipag-usap sa mga companies who can possibly start a commercializing, a manufacturing of vaccines in the country para hindi tayo totally dependent sa pag-import ng vaccine. Of course, ngayon no, talagang nag-depend tayo dahil wala tayong local manufacturing capabilities at lahat po ng mga R&D, they're all taking place doon sa mga headquarters nitong mga manufacturers. Next chart. Of course, in all this indication to interest mag-produce dito sa Pilipinas. Of course, they need our support. Siyempre, dito po kausapin natin ng DOH at FDA. Pagdating mo sa magkaroon lamang ng mabilis na processing, green lane on getting government permits, they will subscribe to all requirements and submit all the documents. Kailangan lang ma-prioritize para humapabilis ang proseso ng pag-put up ng planta dito. Second, of course, lahat po ng pumapasok dito, may risk involved din, lalo na kung papasok sila tapos ang gobyerno ay bibili rin abroad. So ito po, ina-encourage po sana na may government procurement of locally produced vaccines subject to standards, specs, and prices. So it's likened to a war na pagkagera, tulad ng mga gera nung araw, na ang gobyerno will really mandate a manufacturer to manufacture the needed ammo and bullets, pero kasabay nun, bibili nila yon. Kasi hindi sila aasa sa import dahil nga hindi magiging reliable. Yung pinagawa nila locally, kailangan i-commit din ng government na bibili natin yan para talagang maging self-reliant and self-sufficient tayo. So yun po yung isang kahilingan dito na it will help really facilitate yung pag-locate ng mga vaccine facility dito sa ating bayan. Of course,
subject to, of course, the meeting the high specs of standards as well as competitive prices. Next chart, please. Okay, Mr. President, you remember, meron po kayong proyekto na pinumpisahan sa atin. Last week, yung last report po natin, ang huli po nating na-report yan, ito pong numero sa baba, dati po 12 million po yan, ang numero dyan, na na-produce and delivered. So ngayon po, 30 million na. Malaki po ang naging delivery and production in the past weeks. Kaya po, biglang umangat na. Yes, Mon Sandali, I'd like to go back to yung the possibility of us doing the manufacture locally. Can we go back to your slide? Yung pinag-usapan mo yung ano? Yung apat po na company right now na nag-indicate na... No, the requirements that may dalawang hiningi ka na ano. Gusto ko lang balikan para... I'd like to stress this to everybody. Before this. Yan. Alam mo... yung dalawa, yun. Next. Yeah. Mag-Tagalog na lang ako para mas maintindihan sa lahat, lalo na sa Mindanao, na itong possibility, there's a possibility na mga kumpanya na malaki, na marunong, may alam, may pera, would put up manufacturing facilities in this country. Ito yung mga bakuna na parang partnership. Ang hiningi lang ni Mon Lopez, Secretary Lopez is ito. Assistance requested. Green lane on government permits will subscribe to all requirements and submit documents but need faster production. Kindly give the meaning of every word in that sentence. That would be the Bible of government dito sa ano. Parang dasal natin ito sa gobyerno. Kasi historically, Philippines, one of the laggard, sabi nila, was because there's a lot of paperwork and kung ano-anong hinihingi. That's why you have cut processes down to the lowest level and ask everybody to cooperate. Itong government procurement of locally produced subject to standards, specs, and prices, madali lang man ito kung trabahuin mo ito. I don't think it would be take about 1 hour or trabahuin mo sa opisina. It's a matter of preparation then going into the real Makoy of the actual procurement. Tandaan lang ho ninyo ito lahat. This is, this is the our father of government. Kasi ito yung in the past and maybe a little bit this time, hindi na masyado. This is the essence, the heart and soul ng government operations na nagkaletsi-letsi ang Pilipinas. Dito kasali na yung pera, kaya nga itong green lane, yung iba, upuan mo, ayaw mong, kasi pag hindi, ganito yan eh. Ayaw ko magyabang. But the moment I am notified that the papers are with you and have been there for 3 days, ako mismo lalabas dito sa, hindi mo maniwala dyan sa security ko na yan. Lalabas ako, puntahan kita doon sa opisina mo. Kukunin ko yung papel tapos ako ang pipirma para sa iyo. And then you can go on a long vacation. Ito yung bagong ano. This is the Our Father
of government. Nandiyan na lahat. Kung basahin na yun, government procurement of local government, subject to standards. Yung specification, pahirapan, or to specifically suit the requirements to tailor the requirements or the materials that you are buying. Diyan tayo nagkaano dyan muna yung gobyerno ever since. So ito yung bagong mantra natin. Sana maintindihan ng lahat. Maraming salamat mo. Now the next speaker would be si Art Tugari, Secretary Tugari. Maraming salamat to. Maraming salamat, Mr. President. Maiksi lang ho ang aking presentasyon, sir. Apat na mensahe. At kung mararapatin ho, I will share some slide, Mr. President. Go ahead. For the your appreciation and others. Number one, ang unang mensahe ho, habang tayo'y nakikipagbaka at linalabanan ang pandemya, ang built ho ay tuloy-tuloy. Hindi ho ito nawala. Case in point, kahapon ho, Mr. President, ako ho kasama nung pamunuan ng PPA at pamunuan ng CAAP ay tumungo papuntang Kalbayog at Takbilaran. Doon po sa Kalbayog, tinignan ko ho at inobserbahan, first slide please, tinatayong airport. Na kung saan, Mr. President, nakita namin na talagang maganda na yung airport sa Kalbayog. Pati nga ho si Congressman Sarmiento na kasama kong nag-inspeksyon na mga haat na gulat doon sa improvement sa Kalbayog. Next slide, please. Nakita yung pagbabago, nakita yung lobby, nakita yung carousel, nakita ho alat. Sabi niya, matutuwa ho ang mga taga-Kalbayog dito sa airport na ipinatayo natin para sa kanila. Mr. President, subject to your availability, and Senator Ongo and ES, handa ho kaming inaugurate na ito sa April 22, na kung saan paliparan at operational na ito at mag-ooperate na ulit, buli yung PAL Express, April 22 ho. Sige. Pagkatapos ho sa Kalbayog kahapon, punta kami. Maganda ho itong airport na to. Salamat po, sir. And we will work on your schedule, sir. On the time and date. Kita niyo ho sa pinipresent ko, talagang maganda ho ang airport na to. Nagulat ho si Congressman Sarmiento at sabi niya, ipagrarangya at ipagmamalaki niya itong airport na to na ating tinapos, na handa na natin inaugurated sa April 22. Napakaganda ho. Magugulat ho kayo. Talagang pwedeng ipagmalaki. Bakit? At matuto. Wala ng butas? Wala ho. Hindi ko pareho ng mga kubeta noong nakaraan na butas-butas. You know? Ito ho'y maganda ho talaga. Flash, maganda, malinis. At meron ho yung para sa persons with disability, meron sa mga neutral sex. Halo-halo ho. Maganda ho talaga. At salamat naman at pumayag ang pinilit kita na samahan mo ako sa journey na to. Liwanagin ko lang po, Mr. President. Yes. Yung nangyayari ho ngayon, that's all of the department approach, all of agency approach, and all of government approach. Hindi lang po ako yan. Marami hong tumulong at nakikipagkapit-bisig upang yung mga proyekto na katulad nito ay natatapos po. You're just being too gratuitous. I understand. So, go ahead with your slides. Meron pa ba? Meron ho. Pagkatapos ho namin sa Kalbayog, nung kahapon, tumuloy ho ako sa Takbilaran, na kung saan yung puwertong winasak nung 2013 nung earthquake, makikita nyo na bago, na buhay, at yung terminal ho, nag-start ng operation, yung terminal to kahapon. Again, yung mga local government sa pamunuan nila Governor Yap, kasama yung mga congressman, natuwa ho sila. At kung pwede, ipakita lang yung mga slide ng mga take.
ng Port of Takbilaran. Ito ho yung itsura noon nung nawasak at makikita nyo yung itsura ngayon. Makikita nyo malaking pinagbago. Ito ho sa Takbilaran yan. At pagkatapos ho sa Takbilaran, pumunta ho ako sa Maribohok at tinignan ko yung ito ho yung lumang airport, ito ho yung lumang puerto na sira-sira at ito na yung bago ngayon. Talagang makikita nyo ho yung transformation. Pwedeng ipagmalaki ng mga Buholano at happy-happy ho sila. Lalo tigit nung pinuntahan ko yung Maribohok. Ito makikita nyo, kumpleto na ho yan, operational ho yan next month. At the latest, kung madedelay man lang, June magiging operational yan. Please show on the screen how it looked when we took over. Ito ho yung itsura niyan. Kahapon nung pumunta kami, talagang matutuwa ka sa mga improvement na nagagawa sa kapaligiran. And as we do this, Mr. President, sir, nag-distribute ho ako nung, maalala niyo po yung container na pinakita ko noon na proyekto ng palamigan ng bayan nung nandito ho tayo sa Dumaguete. Ito ho yung cold storage na kung saan ginagamit ko yung mga 40-footer, mga reefer. Binibigay ho natin to sa mga shorelines. Natuwa ho ang Takbilaran na binigyan namin sila ng dalawang ganito. Ito ho, ipa-plug mo na yan, ma-ooperate na. Magagamit ho ito ng magsasaka, ng mangingisda para sa ani at sa kanilang huli. Ngayon, kasama na ho namin dito yung Department of Energy at Department of Agriculture na kung saan tinatarget ho natin na babawasan yung wastage sa ani at sa huli ng mga magsasaka at mangingisda. Ito lang ho ba yung built? Hindi ho. Nasabi ko na noon at kung sasabihin ko lang ulit. Dito sa maritime, nakatapos na ho tayo, Mr. President, na mahigit kumulang 400 port improvements. 400. 400. At madadagdagan ko pa ng 100 yan bago matapos itong taon na to. Sa airport ho, nakatapos na tayo na mahigit 120 airport projects from new airports to runway to terminal to asphalt overlay to extension of runways, taxiways and apron. Lahat po yan, 140 na ho ang nagawa natin. Sabihin ko lang ho, yung Clark Terminal, matatapos na ho yan June or July of this year na kung saan mag-ooperate na ho yan sa Clark Terminal. Kung sabihin ko lang ho na yung construction ng Bicol International Airport, matatapos ko yan ng June or July at tatargetin namin maging operational yan before the end of the year. Matagal hong nabinbin yan, mga proyekto na yan. At talaga namang kaawa-awa yung Republika noon because dekada na nagdelay yan. Mr. President, tatapusin po natin sa iyong termino yan. Sariles, yung subway ho, may partial operability akong tutumbukin at itutuloy before the end of your term. Yung LRT extension, ma-ooperate ko yan at magiging operational yan. Ito ho yung rail operations ng Marikina at Antipolo. Maraming taon din na pinag-antay-antay ng ating kababayan yan. Sir, ready for delivery, ready for operation this year. Ito ho yung mga sinasabi kong unang mensahe. Labanan na ang pandemya. Puksain ang pandemya, pero itutuloy at hindi natin pababayaan ang built projects because ito po ang magbabalanse at magti-trigger ng ating ekonomiya. Mr. President, habang tinitingnan ho natin at built at tinutuloy, marami hong nagsasabi na dahil lang sa pandemya, kulang ang sasakyan, bus at jeep. Tama ho sila. Kaya nga ba't naglulunsad ho tayo ng proyekto na madagdagan yung ruta, madagdagan yung prangkisa, at matutuloy ho yung tinatawag na provincial routes. Flash on the screen, you will see an itemized listing kung paano napadami yung ruta at pinapadami yung ruta, paano pinapadami yung bus, at paano pinapadami yung provincial routes. Ito ho, kaakibat ho nito, Mr. President, I'm very happy to tell you that meron ho tayong free shuttle services na binibigay natin sa mga medical practitioner. Ano po ang ibinunga nito? From the time we started this sa pandemya,
2,200,000 na ho ang nakinabang dito. At because MECQ ngayon, pinapalawig ko yung free transport system upang isama yung tinatawag natin APOR at isama yung gumagawa at gumagawa ho ng tinatawag na essential services. Hangarin po namin, Mr. President, na itong free ride na ito ay hindi lang malimit sa National Capital Region Plus, pararatingin ko ho hanggang makakayanan sa probinsya at mga rehiyon nang sa ganun mag-benefit din sila sa tinatawag na free fare, free shuttle. Hindi po ako papayag, Mr. President, na magkaroon ng increase in fare. The third message, Mr. President, and this is the end, is yung service contracting ho. Ito ho yung proyekto ng DOTR na kung saan sinasabi namin merong mga nakarehistrong bus, merong nakarehistrong mga jeepney, tatakbo at tatakbo yan at babayaran yan on a per kilometer run. Ibig sabihin, tatakbo ka per kilometer, babayaran ka noon, ang babayaran ay 400, tinasan ho yan, dinoble, para maengganyo yung papasok. Ano ho ang ibig sabihin yan? Yung mga sasakyan na to, may laman o wala, lalarga. Ibig sabihin, predictable yung travel time at magiging swelduhan ho yung mga driver at predictable ho yung kita ng ating mga operator. Everybody happy nga sa service contracting. Palalawigin ho natin ito sa tinatawag natin ng mga regions at probinsya pagkat naniniwala ho ako sa value at effect ng service contracting. Flash on the screen, you will see how bayanihan to expenses are being done. Pipilitin at pipilitin ho namin na bago matapos yung June 30 deadline for the completed expense for the bayanihan to magagamit ho ang karamihan nito. Ang built ba na sa Luzon lang ho? Hindi ho, sir. Nandoon, nandiyan sa Cebu, merong proyekto sa Davao, merong proyekto sa Gensan at Cagayan de Oro. Narinig nyo yung Emblang at Zamboanga. May inauguration ho tayo dyan before the end of this year. Ganyan din po sa Siargao, sa Surigao, sa Sikihor. Both on air projects and port projects. Ito ho ang mensahe natin. Unang mensahe, laban sa pandemya, tuloy ang build. Dagdagan ang ruta, dagdagan ang prangkisa upang sa ganun, yung limited capacity na gumagalaw ngayon will be virtually improved. Pangatlo, ituloy natin yung service contracting. Pagkat ito ay okay para sa operator, okay sa mga driver, okay sa mga mananakay. Ito ho yung mensahe na gusto ko lang iparating sa inyo sa ating pulong-pulong ngayon, Mr. Mayor. Art, alam mo, nakikinig ang taong Pilipino. Hindi naman, you know, the Filipino is not really that stupid. Bright itong mga Pilipino. Alam nila kung sino ang mga tao na tumutulong sa bayan at gumagamit ng pera nila sa wastong paraan. Yan lang naman ang ipagmalaki natin. Sabi ko sa iyo noon, let's do it faster because of a very limited time and then at least sabi ko, control the corruption in government, especially in your department. Eh, saludo ang sambayan ng Pilipino sa iyo. Salamat, Art. Thank you very much, Mayor. Ang sunod, si Secretary de la Peña, si Boy. Boy, it's your turn. Yeah. Magandang gabi po, Pangulo, at sa inyong lahat. I have a presentation entitled Vaccine Self-Reliant Philippines. So, meron pong parang kadugtong ito nung presentation po ni Secmon, although si Secmon focused on vaccine production or vaccine manufacturing. Sige, Boy, go ahead. Every time. Ayan na. Ito na po. Lakihan mo lang at mababasa. So, Vaccine Self-Reliant Philippines, a legacy of the Duterte administration. This deals with vaccine security and local vaccine development. Nag-umpisa po ang aming diskusyon
actually on vaccine self-reliance as early as May of 2020, nung nagkaroon na nga po tayo ng mga lockout at naisip namin na mag-propose ng isang vaccine institute or actually virology science and technology institute sa pamamagitan ng ating Kongreso at Senado. Pero nung pong magsalita kayo ng March 29 regarding your desire to leave a legacy in the form of vaccine self-reliance, nagpulong-pulong po kami, lima pong sekretary, si Secretary Duque po ng Health, si Secretary Abisado ng DBM, si Secretary Bon Lopez ng DTI, at si Secretary Galvez, ang ating vaccine czar. So, nag-meeting po kami noong April 12 at pinag-usapan namin kung ano ang mabuting i-present sa ating cabinet at sa inyo tungkol sa vaccine self-reliance. Ito po muna, ang ipapakita ko ay ang iba't ibang stages ng vaccine manufacturing. Mangangailangan po ito ng basic research for new vaccine platforms. Okay? Yan po ang gagawin ng ating Virology Science and Technology Institute. Meron din po tayong susunod na stage, yung vaccine development na. At kasama na dyan yung clinical trials at scale to manufacture na dito na gagawin sa Pilipinas. Yun nga lamang po, yung aming pinopropose na Virology Science Institute ay hindi lamang po virus na umaatake sa tao ang gusto namin pag-usapan, kung hindi pati yung virus na umaatake sa mga hayop at ganun din po sa ating mga crops, katulad po ng ASF na umaatake sa ating livestock at katulad po ng umaatake sa ating mga coconut or abaka na mga virus. Ang susunod pong stage ay actually ito po yung diniscuss kanina ni Secretary Mon Lopez. Ano? From the clinical trials, we proceed to vaccine manufacturing. Actually po, pwede namang laktawan yung basic research at vaccine development kung merong gustong kumpanya na established na yung kanilang technology na mag-locate dito sa atin. At pwede pong within a short time ay makaset up sila ng tinatawag na fill and finish facility. Yun po yung ipapasok nila dito yung mga in bulk na raw materials at dito ay ilalagay na lamang sa mga vials na kung saan yun ang gagamitin sa injection. So from fill and finish, which can take a short time, pwede pong maging plano nila ay magpatuloy hanggang sa maging isang full-fledged vaccine facility. Kaya yung pong pangalawa is a full-fledged vaccine manufacturing facility na hindi po siguro magagawa within 1 year. Yan po ay siguro aabutin ng at least up to 2 years. Ano? Ngayon, ang panghuli pong stage, actually hindi na po ito manufacturing, pero ito po yung vaccine distribution for our national immunization program at of course, potential annual COVID-19 vaccination. Hindi po natin masasabi na kung magbalik na tayo sa normal, eh hindi na kailangan ng bakuna ng COVID-19. Katulad din po ng ibang bakuna na na-develop, kahit po nagdaan na yung mga pandemic, sa mga susunod na taon ay kakailanganin pa rin ang bakuna. At hindi rin po natin masabi kung ano pang mga huwag na sana mangyari, iba pang pandemic ang maaaring dumating sa mundo. I'm very sad to relate to you the death of the second cabinet member to die. First was Danny Lim, second was Secretary Sitoy of the Legislative Executive Liaison Office. So I will call for a break for about a minute and request to stand and we pray in silence for his soul. Can I hear
Secretary Abalos about this, kung ano ang tingin mo. Magandang gabi po ang mahal na Pangulo, Senator Bongo, Cabinet Secretaries at PNP Chief Sinas at sa lahat po ng mga nanonood po ngayon. I-present ko lang po sandali, just 5 minutes lang, Mr. President. Next, please. Next. Next, please. So ito po yung mga kaso, Mr. President. Next, please. Next. Gusto ko po magpasalamat kay Secretary Bello. Nagbigay po siya sa Kalakhang Maynila ng 230 million sa, ito po ay kulang-kulang 14,000 na contact tracers sa loob po ng 10 buwan. Pero mas minabuti po ng mga alkalde, Mr. President, na itong 230 million ay gawin na lamang tatlong buwan. No? Tapos hindi lang po yun, nagbigay rin po ng kulang-kulang 100,000 test kits po sa Secretary Vince Dizon sa Metro Manila po. No? Sa loob po ito ng mga halos isang buwan. Next, please. Mr. President, next. Next slide, please. Okay. Sa ngayon po, ang offline Kalinga, ang occupancy rate ay 76%. Ito po yung mga for positive and asymptomatic. Ito naman po yung tinatawag na may mga mild asymptomatic. Ito po sila nakalagay, no? Sa BRP ang Pangulo, Philindas 10th. Siguro po mga 72% po ang kanilang occupancy. Bukod po rito ay, next please. Next. Ito naman po ang mga isolation po sa lahat ng local government units sa buong Kalakang Maynila. No? Karamihan po rito ay mga classrooms, Mr. President. Next please. Ang occupancy po nito ay kulang-kulang 67%. Kaya, pero pang konting room po, no? May buffer pa po. Next please. Sa ngayon po ay next slide. Ang granular lockdowns po sa ngayon ay kulang-kulang 24 barangays o mga kalye or village po sa buong Metro Manila. No? Next please. Sa bakuna naman po, ito po ang source ng DOH. So, doon po sa mga medical frontliners ay 200,000. Dito po sa mga senior citizen ay 78,000. Ito po mga persons with comorbidities ay 138,000 or total po ng 418,000 sa ngayon po. Next please. Sa mga ayuda naman, Mr. President, ito po yung kinuha lang namin ngayon sa mga city administrators po ng mga lungsod at munisipyo ng Kalakang Maynila. Kung makikita po natin, no, yung iba mga mabibilis, no? Kamukha ng San Juan, halos 64% na po siya, no? So, more or less, ito po yung percentage ng mga ayuda sa ngayon. Next, please. Papakita ko lang po yung mga ibang litrato. No? Kamukha ito po sa Quezon City. Ito po sa Barangay Cruz na Ligas, Holy Spirit, at Bagong Pag-asa. Next, please. Ito po naman sa Caloocan. No? Pinapakita ko po yung mga malalaking lugar, Mr. President. Ito yata, kung hindi ako nakakamali, isa sa pinakamalaking barangay nila, yung Barangay Bagong Silang po. Next, please. At ito naman po yung sa amin sa Mandaluyong, ito yung isa sa barangka. Next. And one of the biggest barangays in the Philippines with 32,000 families. Ito po yung Addition Hills kung tawagin. No? Actually, Mr. President, sa totoo lang, noong mga first few days, nagkaroon ng konting problema. No? Tungkol sa listahan, pero naayos naman, may mga grievance naman pong dumadaan. At sa totoo lang po, yung iba po ay hinaus na to house. Ang problema naman po sa house to house, medyo mabagal. Sinubukan po isang LGU, no? Tumagal siya lang halos 9% lang. Pero ang importante po rito, Mr. President, ay mahirap magkumpulan dahil kung naman papapilahin na madami, baka magkahawahan, no? Kung kaya ang mga mayors po ng Kalakat ng Maynila ay gumagawa ng sistema na para maayos, no? Next, please. Well, ito lang po ang panghuling slide ko. Parati ko po nire-report sa inyo ang Pasay dahil dito po nagsimula itong mga variants, Mr. President, noong February 22. Lahat po ng ginagawa ng lokal, yung tinatawag natin granular lockdowns, ginawa po itong lockdown ay 136 na lockdowns sa kalye, sa isang barangay, at dalawang total lockdown ng barangay, at hindi lamang po yun.
ang contact tracing po nila ngayon is for one contact tracers for every 29 na katao, no? Ang swabbing ay napakarami. Pero tingnan nyo po, ang pinaka-peak niya po nung araw ay March 27. Pero sa ngayon po, April 14, no? Kahapon, isang araw, from 986, bumaba po siya ng 499. Ang pinupunto ko po rito, talagang kakaiba po itong bagong virus na ito. Talagang binulaga po tayo ngayon. Pero siguro sa tamang pagtutulungan ng mga alkalde, ng mga mamamayan, at ng national na pamahalaan, talagang wala pong imposible. Yun na po, Mr. President. Salamat po. Salamat. Tony Abalos. Pag-usapan nga natin ito. So, unang malaman na what is really the primary purpose for the manufacture of the drug sa baboy? Opo. Well, anti-parasitic po siya. Ginagamit po siya kontra sa mga parasites po inside and outside the body. Sa ngayon po, mostly veterinary po ang kanyang use. Pero meron din pong pantao nito kasi meron din pong parasites sa mga tao na pwedeng gamutin nito. Pero sa ngayon po kasi madalang na pong ginagamit sa tao ito. Mostly po veterinary sa mga hayop po. I'll let you talk about it sa hanggang gusto mo. Kasi kinat na natin yung oras sa iba. Apo. Maiksi lang naman po ito, sir. Next slide po. First time. So yung ivermectin po, isang anti-parasitic. It's a drug of choice for parasites. Ito po yung mga strongyloides, onchocerciasis, sa mga bulate, katulad po ng ascaris, trichuris, at saka sa, ano, pati po sa kuto. Ganyan po, ano. So bagamat safe naman po siya sa nagamot at marami na pong ginagamit nito for the past 40 years for animals and humans, pero may mga side effect din po siya, no? Katulad po ng pag sobrang taas po yung mga dose ay merong nilalagnat, merong tinatamaan ng atay, meron pong magkaka-pulmonary problem including neurologic and brain damage. Kaya medyo maingat lang po tayo dahil meron din pong side effects. Next slide, please. Now, what does it have to do with COVID-19? Paano po ba nag-umpisa ito? Noon po kasing April 2020, noon po nagsastart ang COVID-19 at na-isolate yung virus, may isang mga grupo po ng mga scientists sa Australia. Kumuha sila ng cells galing sa unggoy, nilagyan nila ng virus ng COVID-19. Pagkatapos nilagyan po nila ng mataas na dose nito pong ivermectin, no? Higher than the usual dose na ginagamit na kontra bulate. Pagkatapos po, nakita nila na within 24 to 48 hours, namatay po yung mga COVID virus. Of course, ang ano naman po nila, ang kanilang naging conclusion doon is that we need to study in humans and to check kung paano po magiging effect nito. Kaya nagkaroon po ng maraming pag-aaral. Pero hanggang ngayon po, sa Australia, hindi pa rin po ito approved na gamot para sa COVID-19, no? Inaaral pa po talaga kung meron siyang effect sa COVID-19 kasi hindi naman nga po siya antiviral drug. Next slide, please. So, dito po sa Pilipinas, ang DOH, meron po siyang kinomission, yung Living Clinical Practice Guidelines Group. Ito po ay kinocompose ng DOST, yung mga vaccine expert panel po natin, yung mga espesyalista po natin sa infectious disease, mga clinical epidemiologist, at saka UPPGH. Sila po, sir, yung gumagawa ng clinical guidelines natin kung ano yung mga gamot na gagamutin sa mga pasyenteng may COVID-19. Kaya naman po ngayon, napakababa ng mortality rate natin, no? Less than 2%. Kasi sinusunod po yung mga guidelines nitong mga espesyalista po natin na ito. So lahat po ng gamot na under investigation, tinitingnan po nila lahat ng mga clinical trials all over the world. Tapos magbibigay po sila ng rekomendasyon. So ito po yung rekomendasyon nila sa pag-aaral nila sa ivermectin. Kasi po, marami talagang maliliit na mga trials at marami pong nagkiklaim na talagang it really works wonders, no? At saka na talaga pong may mga testimonial and very passionate po ang mga tao. Pero ito po, very scientific. Che-check po nila lahat ng mga studies nitong ating Living Clinical Practice Guidelines Group. Pag hindi po maganda yung design ng isang study, hindi sasama yon. Kapag maganda naman, ay titingnan ang resulta nito. So from February until now, tuloy-tuloy po yan. Every week, nagmi-meeting po sila at tinitingnan po nila yung magagandang clinical trial about ivermectin. And in this case, nakahanap po sila ng magandang 11 clinical trials. Yun na lang. So, that's all for today. Huwag na muna tayong mag-ano kasi
tawagan ko yung pamilya. At we'll have to make the arrangement if he's here. Thank you for your attendance. Salamat. Salamat po, Pangulo. Salamat, Mr. President.